Napansin nyo ba na yung tailgate o trunk ng sasakyan nyo ay hindi tumutuloy sa pag-angat kagaya nito? Nag-i-stack up sa gitna at kung minsan naman ay unti-unting bumababa sa pagkakaangat nito. Parehas tayo ng problema. Minsan nga habang nasa ilalim ako ng tailgate ay nauntog ako dahil hindi ko napansin na bagyan na itong bumaba. Gaspring ang problema niyan at ito ang video para sa iyo. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. Pag-uusapan naman natin ang gas trap o gas spring ngayon. Ang gas trap o gas spring ay ginagamit sa mga sasakyan, sa mga cabinet, sa mga furnitures para makatulong sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay katulad ng pinto. So papalitan na natin yung ganito yung sasakyan namin, niya, Schneider. So may nakalagay sa kanya na contents under pressure, do not take apart, puncture, apply heat or fire. So, bawal siyang lagariin, bawal siyang initan, kasi pressurized ang naman ito. So, ang gas spring, mayroong compressed air sa loob ng cylinder na ito, na siyang tumutulak dito sa piston shaft. Malalaman mo kung sira na yung gas spring kapag malambot na itong shaft na ito. Kapag naitutulak mo na siya. So, ito, bago pa ito, yan, kung nakita nyo, repairs ako siyang isara pero hindi ko siya kaya. So nakikita nyo, bumaon siya sa palad ko. So sobrang tigas niya. Kapag sira na to, madali nyo na lang siya mapepress. And kapag kayong tailgate ng sasakyan mo o yung trunk niya ay kusa na bumababa o hindi mo na siya naisasagad sa taas, tapos pwedeng pag inaangat mo siya, hanggang doon lang siya sa gitna, hindi siya bumababa, hindi siya tumataas. So dapat kasi naitutulak siya ng gas spring hanggang doon sa pinakasagad sa taas. Kapag ganun na yung sitwasyon, kailangan mo na magpalit na to. Kasi delikado, kasi pwede kang mauntog doon sa tailgate. Kapag ka, halimbawa, nandun ka sa likod, pagbukas mo sa kanya, pwede bumagsak sa ulo mo. Or worst case, pwede siyang pumalo at mabasag yung glass doon sa sasakyan. So mas malaking gastos yon. So napaka-importante na napapalitan to kapag sira na yung gas spring ng sasakyan. So itong nabili ko, ang brand ay Schneider. Hindi po ako sponsored nito para sa Suzuki Ertiga. So ito yung part number niya. Tuturo ko sa inyo, napakadali lang naman ang pagpapalit nito. Pero kailangan ng pag-iingat kasi sobrang bigat ng tailgate ng sasakyan. So, kailangan mo siyang kailangan ng hagdan. Kung wala namang hagdan, dapat meron kang kasama na hahawak dun sa tailgate para hindi siya bumagsak o hindi siya pumalo kasi posible nga mabasag yung windshield na nandun sa likod. So, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung locks niya. No? Meron itong mga nabibili na to na kasama na yung parang pinaka-bracket niya. Pero since yung gas spring lang naman yung kailangan nating palitan. So, yun ang dun na bracket, ayos pa naman. Yun na lang gagamitin natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong lock. So, ito na yung pinakadulo ng gas spring. So, pares lang naman siya dun sa kabilang side. So, ipapakita ko na lang sa inyo itong side na to kung paano tinatanggal yung lock niya. So, kung makikita nyo, meron siyang bakal dun sa kaliwa at saka sa kanan. Yan yung umiipit dun sa ball joint na nakakabit na bracket dun sa sasakyan. So dyan nagsiswivel yung gas spring. So kailangan ma-release mo yung lock na yan para maipasok mo siya dun sa may ball joint. So kailangan mong sikwatin dito sa likod para umangat itong pinaka spring lock niya. Itong plate na to. So yan, kung makikita nyo sa likod, umangat na yung pinaka bakal, yung naglalak, yung umiipit dun sa may ball joint. So pwede mo na siyang isuksok. So advisable na lagyan nito ng grasa kasi moving part to. So huwag nyong lalagyan ng oil kasi yung oil natutuyo yun. So pinaka advisable talaga dito, grasa. Yung medyo malapot na grasa. So kapag ka naikabit mo na siya dun sa ball joint, itutulak mo lang ulit itong plate na to para mag-lock siya. So na yan, nakikita nyo na yung bakal. Yan na yung umiipit doon sa ball joint para hindi siya bumaklas sa pagkakakabit. So ganun din siya sa kabila. Parehas lang. So
So tara na, palitan natin yung gas spring ng sasakyan namin. So ito yung assistant ko, hawakan niya ito para hindi bumagsak, pumalo yung tailgate ng sasakyan. So iangat muna natin itong lock para mabilis. Isa-isa lang ang pagpapalit ng gas spring para may suporta pa rin sa bigat ng tailgate sa kabilang side habang nagpapalit ako sa side na ito. Sa part na ito, sinikwat ko muna paangat yung lock ng ipapalit kong gas spring para mabilis kong maikabit kapag natanggal ko na yung lumang gas spring. Habang hawak mo yan, tanggalin pa lang ito. Sa part na ito ay dinemo ko lang na naglalagay ako ng grasa dahil wala pa akong grasa ng mga time na ito. Ngayon, papalitan ko naman yung kabilang side. At ito yung lumang napalitan ko. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko at nagustuhan mo ang video na ito, click like and subscribe. Click the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Shoutout kay Boy Cali Official. Salamat sa magandang comment mo sa last video ko. At salamat din sa La Feliz sa masarap na kape na siya kong pampagising para magawa ang video na ito. Hanggang sa susunod kong vlog. Salamat!